What's up guys? So today, meron na naman tayong bagong extreme smile rehab. So from this to this, at gusto nyo ba ng mukhang fixed bridge pero removable? Alam ko, napakagulo, pero if you guys want to find out how we did it, stay tuned. So guys, ito nga pala ang case ni Sir. So kung titignan nyo, pangit na yung denture niya. Yung isang ipin niya dito, natanggal na yun, ni-repair lang. And then, ang nagpapapangit talaga din sa denture niya is yung pangil niyang isa. And hindi naman natin pwedeng bunutin yung pangil na yun kasi matigas pa siya. Pwede pa natin siyang gamitin. So, apat na lang ang ipin ni Sir sa taas. Kaya medyo mahirapan tayo na mag-fix bridge. Mas maganda kasi kung maglagay pa ako ng dalawang implant dito sa harap para sa ganun, pwede tayo mag-fix bridge. Kaso ang problema is medyo kulang yung budget ni boss. Kaya ang ginawa natin ay mukha na lang na fix bridge. Pero ito ay removable. So ang una natin gagawin mga kaibigan ay itutooth prep ko lahat yung ipin ni Sir. At binigyan ko siya ng temporary na as if na ito na yung magiging itsura. So ang kagandahan dito is meron ng idea yung patient dun sa aking gagawin. So malalaman mo na kung ikaw ay pogi dun o hindi. At malalaman mo na rin kung makakain ka ba dito o hindi. Kung lahat yun hindi mo magawa, of course, i-redesign natin sa computer and papalitan na natin kagad. Pero on this one kay Sir, maganda na kagad at ito ay pwede niya nang ikain. So guys, may dalawang klase ng telescopic dentures. Una, metal, at yung ginawa natin kay Sir ay zirconia telescopic. So yung zirconia, kagandahan dito ay color white siya. Kaya kung mag-reflect man siya dun sa loob ng dentures, hindi siya mahahalata. Pero kung metal yung ginamit natin, may chance itong ma-reflect. Pero of course, hindi pa rin naman pangit yun. Pero syempre, mas mahal kasi ng konti si zirconia kaysa dun sa metal telescopic. So ang ginawa natin ay zirconia para maganda, color white, at hindi halata kung sakali mang mag-reflect sa kanyang dentures. So yung telescopic na yun mga kaibigan ay papasok ito dun sa loob nung dentures. Since apat pa yung kakapitan ni Sir, makapapasok to ng maganda. So one way in lang at one way out lang. So hindi siya malatanggal sideways or kung kahit na anong gawin mo, isang way lang ang pagtanggal. At yung pagkakabit niya ay swak na swak, kaya medyo masikip talaga ang pagkakano. So ito, pagkakinabit natin, hindi kaya itong tanggalin ng sarili mong dila. At of course, hindi rin kaya ito na matanggal habang nagsasalita ka at ikaw ay makain. Yun yung pinaka-importante. And of course, ang gandaan dito, napaganda natin ang itsura ng telescopic ni Sir. So kung titingnan nyo, napakaganda na ng ngiti ni Sir. Ang ganda ng itsura. And of course, ito ay pangkain. So yun yung pinaka-importante na pwede nating gawin. So, thank you guys for watching my videos guys. Para sa mga bago kong viewers, please paki-subscribe and please paki-ring yung notification bell. At kung gusto nyo pala akong makausap, pwede tayong mag-usap mga kaibigan through online consultation para malaman nyo kung magkano aabutin at kung gaano katagal aabutin ang inyong smile rehab. So, ako nga po pala mga kaibigan, si Docs Live Bukad. And goodbye.